So in this video, tuturuan ko kayo magpalit ng time or ng oras ng ating Honda Click. So marami tayong rason kung bakit natin papalitan yung oras na nandito sa ating display. Maybe gusto nating i-advance, maybe gusto nating iset sa tamang oras, or maybe na-reset yung ating time na nandito. So sa mga hindi nakakaalam, kapag tinanggal po kasi natin yung battery ni Honda Click, mag-iiba po yung time na nandito or mare-reset po yan. So kahit ano pa man yung dahilan, isa lang po yung solusyon para iset natin sa gusto nating time yung time display na nandito sa ating panel. So ang step na gagawin lang po natin, click po natin na sabay itong select at set button natin. Siguro mga 3 to 5 seconds. So the time na nagblink na po ito, gumana na po yung pagpindot natin sa ating button. So pagka-blink po niyan, click lang po natin yung set. At makikita nyo na magbiblink na po yung R natin. So para i-edit po yung ating R, click lang po natin tong select. So yan, kada isang pindot, nababago po siya constantly ng tig-isang oras. So yan, 9, balik lang natin sa dati. So pagkatapos nating na-iset yung R natin, click lang ulit natin tong set. At makikita nyo magbiblink na yung minutes natin. So kapag nagblink na po itong minutes natin, ganun din po yung process. Click lang din po ulit natin itong select para palitan. So dito, pwede natin siyang pindutin isa-isa at magbabago siya tig isang minuto. Pwede rin natin siyang pindutin ng matagal guys para mabilis yung pag-andar or pagpalit ng minutes natin. So after natin makuha yung preferred time na gusto natin, ayan, tigilan lang natin yung pagpindot and ayun, nagbiblink pa rin siya para mawala yung blinking or ma-iset na siya. Yung final gagawin na natin is i-click itong set. Then after natin ma-click yung set, makikita nyo magbiblink yung oil change. Then ang susunod natin gagawin is click na lang natin itong select. Then okay na po yung ating time. Then kung nagkamali man po kayo or may error, gusto nyo pong ulit palitan, gawin nyo lang po ulit yung process na ginawa natin. So take note lang po na kung gusto nyo sundin yung Philippine Standard Time or yung oras na sinusunod ng halos lahat ng tao dito sa Pilipinas, pwede nyo po siyang isearch sa Google yung current time natin or yung Philippine Standard Time. Then if ever po na gusto nyong i-advance sa inyong oras para hindi po kayo laging nalilate, pwede rin naman po yun guys. Depende sa inyo kung ano yung gusto nyo or mas prefer nyo or mas sanay kayo na oras na tinitignan. At take note lang po na 12-hour display itong nating time dito. So wala po siyang 13, 14, 15 at wala rin po siyang AM, PM. Ang importante po, ma-iset nyo lang po sa tamang oras ang inyong time dito at mag-fall into place na po siya. So after 12, pupunta po siya sa 1. At take note lang po na hindi natin kailangang iset yung ating time every time na ino-on or ino-off natin yung ating motor. So matik na nasa tamang set na po yan, basta ma-iset nyo lang po ng maayos. So ayun lang para sa video na ito. The more you click, the more you know usapang time dito sa ating digital panel. Bye-bye!